saan kasi lost things eh. Ah, lost things. Things lang, not person. Eh paano, bagay naman daw sila. Hello mga gala! Pinagdiriwang natin ang araw ng mga banal o araw ng mga santo. Tama. Kaya ngayon, mga gala, pag-uusapan natin ang mga paborito nating mga santo. Tama ka dyan, Brother Ken. At isa pa, itong mga santo ay ating tinitingnan bilang isang modelo o ehemplo sa buhay Kristiyano. Kaya naman, kami rin, nung kami ay nasa novitiate, meron din kami mga paboritong santo na pinagdadasalan namin. So, sila yung mga naging intercessor namin nung kami ay nasa novitiate. Kaya na nga, ito na ang aming mga piniling pangalan at hanggang ngayon. At ngayon, ipapakilala natin ang ating mga paboritong santo. Kaya bago natin umpisan ang mga pagpapakilala sa ating mga paboritong santo, meron tayong guest ngayon na isang fraile, Brother Adrian. Umpisa natin kay Brother Adrian kung sino yung paborito niyang santo. Ako si Brother Adrian at ako isang soul and professed friars at nakatira ako ngayon dito sa Santa Ana, Manila. Isa sa mga paborito kong santo ay si St. Anthony of Padua. Bakit si St. Anthony of Padua? Kasi isa siyang popular saint. Famous saint, isa sa mga Franciscan. Si St. Anthony din ay mas kilala pa kaysa kay St. Francis of Assisi. At ito ngayon ang aking pinaka-paborito kasi ano ba ang ambag niya sa simbahan? Ang ambag niya sa simbahan, napakalaki. Isa siyang popular preacher. Wow! Bigatin yun. Isa sa mga ambag niya sa simbahan ay nagsulat siya ng napakaraming sermons. Marami siya mamiracle sa buhay. Una, siya ay patron saints of the lost things. Kaya pala. At ito ay pinatunayan na sa akin. Wow! Marami na ako nawala pero nakita niya. Wow! Paano naman yung mga nawala? Oh, sa buhay nila. Kaya ba pabalikin yun, brother? Kayang-kaya! Basta magkasa ng toyo. Kaya na, pwedeng bumalik yung mga nawalang mahal mo sa buhay. Pwede pa po ngayon din. Pero ang sad kasi lost things eh. Lost things. Things lang, not person. Eh paano, bagay naman daw sila. Anong na-assign ako sa Sampaloc, Manila, marami ang pumupunta na mga estudyante. Bakit? Kasi ang daming nagdadasal sa kanya. Maraming nagdadasal sa kanya ng mga estudyante upang sila ay makapasa. At higit sa lahat, very remarkable sa kanya yung kanyang dila na hanggang ngayon ay hindi pa naagnas dahil sa kanyang tindi ng kanyang preaching. Wow! Ako si Brother Rodel Abad at ang paborito kong santo ay si San Bernardino ng Siena. Siya ay namuhay noong 14th century at mas kilala siya sa kanyang pagpapalaganap ng mabuting balita. Kilala rin siya sa kanyang monogram na makikita natin sa kanyang imahe, yung IHS. O ang ibig sabihin ay Jesus Hominum Salvator. O ang ibig sabihin ay Jesus the Savior of Man. Wow. So, kung ang pinakamagandang contribution niya sa simbahan ay yung kanyang great devotion to the holy name of Jesus. Kaya naman, nung panahon niya, he is against in the usury, witchcraft, and gambling. So, instead na yung paglalaro ng baraha, ang ginawa niya ay nagpa-imprinta siya ng mga estampita na nakasulat doon yung banal na pangalan ni Jesus. At isa pa dito, siya ay ang patron saint ng mga businessman at economists. Wow! Kaya pala kayo makamukha. Ako naman si Brother Harriet
At siyempre, ang paborito kong santo ay isang ring Franciscan saint, o si Brother Ignatius ng Laconi. Hindi siya gaanong sikat, pero isa siyang magiting rin na santo. Ang madalas na trabaho niya sa kumbento ay nung una siya ay cook, pangalawa naging weaver din siya, siya yung nag-weave. At nung bago siya mamatay, yung 40 years ng kanyang buhay, ginugol niya sa pagbabahay-bahay, pamamalimos sa mga bahay-bahay, paghingi ng pagkain. Hindi lamang para sa kanilang community, kundi pati sa mga mahihirap sa daan. Alam niyo, naging paborito din siya ng mga tao sa daan, ng pati matanda man yan o bata. Nagustuhan siya na kahit to the extent na halos sila rin ay mahirap, gusto na rin nilang magbigay sa kanya. Ngunit tinanggihan niya ito dahil sabi niya, mas mabuti daw na wag na silang magbigay kasi nakikita niya rin yung kanilang kalagayan. Alam niyo ba kung bakit nakilala pa siya? Kasi madalas niyang ginagawa, hindi lang mamalimos sa mga bahay-bahay. Nagbabahay-bahay din siya upang bisitahin yung mga may sakit. Kaya nga, kilala din siya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Sa pagbisita niya sa mga bahay-bahay, dun siya nakilala. Sa pagbisita niya sa kanila, sa mga may sakit, at marami ang gumaling, dun din siya nakilala. Kaya, sa mga mahal natin sa buhay na gusto nating ipagdasal, maaari niyo siyang ipagdasal kay St. Ignatius of Laconi. So, yun lamang. Maraming salamat. At ako naman, si Brother Ezekiel Bueno. At ang paborito kong santo ay si St. Didacus, o mas kilalang San Diego de Alcala. Alam niyo ba kung bakit ko siya naging paboritong santo? Bakit? Kasi napakamadasalin ng ni St. Didacus. Wow. At alam niyo ba na siya ang patron saint ng mga brothers sa order? Anong order? Anong order natin? Francisca. Oo. At alam nyo ba, na sa lahat ng napag-destinuhan niya, lahat, napakaraming na-convert sa Catholic. Sapagkat napakamadasalin nga niya at napakagaling niya din siguro manghikayat. At alam nyo ba, isang milagro na napakakilala siya? Sino ngayon yung santo mo, Brother Rodel? San Bernardino. O yun. Saint Bernardino of Siena. Pinadala siya sa Rome upang masaksihan yung canonization ni Saint Bernardino. Wow. Kaya nung pumunta siya doon, nagkataon naman na nagkaroon ng sakit yung mga praile doon. Napakaraming praile nagkasakit. At yun, milagrong ginawa niya doon ay pinagaling niya lahat ng friars na nagkasakit doon. Pinagaling niya sa pamamagitan lang ng Sign of the Cross. Kaya napaka-paborito ko yung si St. Didacus eh. At alam nyo ba na pagkatapos niya, nung namatay na siya, napakarami pang milagrong nangyari. Marami siyang napagaling na may sakit dahil sa relic niya. So yun, kaya talagang astig yan si St. Didacus. Kaya pwede nyo din pagdasalan kapag may mga sakit kayong mahal sa buhay, o kaya kayo, pwede kayong magdasal sa kanya. Tiyak, tutulungan niya kayo. Sa mga nasaktan? Pwede din. Nangihilom niya yung puso niyong nasubakan. So ngayon, ako naman, si Brother Joey Donato, OFM. Ang favorite saint ko ay si St. Lawrence of Brindisi. Wow! Kilala niyo ba si St. Lawrence of Brindisi? Hindi. Pakilala. Hindi nga siya kilala o popular kasi nga napaka-humble at simple lamang itong pare ito. Siya ay isang pare ng Capuchin noong taong 15th to 16th century. Ano ba ang tanyag kay St. Lawrence of Brindisi? Una, ang pagiging yung gift of preaching. Napakagaling nitong magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga, sa kagustuhan niya na pag-aralan ang salita ng Diyos, nag-aral siya ng 7 wika. Wow!
Para ano lang, katulad ng Hebrew, wow! Greek, Italian, at marami pang iba. Tagalog kasama? Hindi. Yun ang akin. Kaya, sa dami ng alam niyang salita, lalo niyang naunawaan ang Biblia sa original na teksto nito. Kaya, siya pinadala ng Santo Papa sa Italy para magbahagi sa mga Hudyo. At napakaraming Hudyo ang na-convert sa Katoliko dahil sa galing niyang magsalita. At kaya, ito ang aking napili Santo sapagkat gusto ko rin na ibahagi ang salita ng Diyos kahit saan pa man lugar. Kaya nga, ang sabi ni St. Lawrence Brindisi, ang ating pundasyon parati ay ang salita ng Diyos ay ang, at ganoon din, si Jesus mismo ang pundasyon ng ating pagiging isang misyonaryo. Kaya, God first for Lawrence of Brindisi. Be a Franciscan. So, ako naman, si Brother Raynan. Ang paborito kong santo ay si Pascal Bailon. Isa siyang lay brother. Wow! Pinaka-significant sa akin. At ang naambag niya sa simbahan, ito si Pascal Bailon, ay yung pag-aador sa Eucharist. So, meron nga siyang miracle na nagdadasal siya sa chapel. May isang pagkakataon na nag-elevate siya. Wow. Habang nagdadasal siya. Doon ko naman nasa kanya. So, ganun siya ka-prayerful na tao. So, patron saint siya ng Eucharist. So, ayan mga gala! Narinig nyo na yung iba't iba namin mga paboritong santo. Talagang nakaka-inspire, ano? At ngayon, kayo naman ang inaasahan namin magbahagi sa amin by commenting down below. Abangan namin yan, ha? So yan, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Please like, share, and